Now, we invited you, and I think some of you will benefit from this. No? We have a commitment. Nalagay nyo, sinabi ko, dadalhin ko ang Makati sa lungsod ng Maynila. Yes. Alam niyo, hindi yung tungkol sa building, ha? What I mean is, yung social amelioration program being done by our neighboring city can be copied. At ako hindi nahihiya na magsabi sa inyo na ito'y kinopya ko lang yung idea nito. Kaya po, ginawa namin ito'y isang makasaysayang araw kung saan itong mga programang ito'y kailangan ng pagsasabatas. Ang alkalde may pangarap. Yung pangarap gusto matupad, yung laway, maging tupad laway. Pero, pag ito'y mag-a-allocate, o maglalagay na, maglalagak na ng pondo, kailangan ng batas. Maraming salamat mga taga-lungsod ng Maynila, mga kababayan. Binigyan ninyo ako ng kakamping vice mayor. Out of 36 councilor, binigyan nyo akong 24. At yung iba pang hindi namin nakasama ay nakikiisa na rin sa mga layo din gusto natin itagulo. Bakit po makasaysayan ang araw na ito? Sa buong buhay ko, bilang lokal na mambabatas ng lungsod ng Maynila, sa loob ng 18 taon, ngayon lang ako nakarinig ng ordinansa. July 1 po tayo nag-assume, ano? Yung ordinansa patungkol sa social amelioration program natin sa marami, no? Mga ani, magambito yun. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng Konseho ng Maynila na naipasa ang bagong batas sa lungsod sa loob lamang ng 3 linggo. Yan ay sa pamumuno ng Vice Mayor. At siyempre, ang diskurso, ang timon, sa hapa, or what we call in parliamentary procedure, floor, ay dahil sa pamumuno ni Majority Floor Leader Joel Chua. Na nakapandiin ngayon. Pang-Congress pa ng dating nito. Pwede. Eh, ikinalulog. Natutulog lang. Ano yung okay ka? Ano ba sa isin mo? Ayan? Ano gusto mo? Kailan? And then, natutuwa lang ako sapagkat sa pakikiisa ng lahat. O ngayon, itong araw na ito, bukod sa ito yung makasaysayan, dala ng bilis. Kasi ito yung pinaka, ito ang core ng aming governance. Yung nakikita nyo sa kalye ay normal lamang na trabaho ng isang alkalde. At ang alkalde, hindi niya natatapos sa paglilinis-linis lang, pagtatabi-tabi lang. Ang alkalde, nagbibigay ng direksyon. Kailangan may mapuntahan. So, ibig sabihin, meron tayong ginagawang band-aid solution, may ginagawa tayong immediate solution, pero may ginagawa rin tayong long-term solution. Bakit? Itong batas na ito, wala na kami sa gobyerno unless may magiging bagong alkalde pagdating ng araw, palitan itong batas na pipirmahan namin. Ay, kayo na po ang bahala diyan. But for the meantime, kasi hindi ko man natularan ng lubos-lubos. Dahil unang-una, at ulit din nabanggit ko ng araw, ayokong aakap ng poste na hindi ko kayang yakapin. Unti-unti lang, piyayit-piyayit lang. Dahan-dahan. Ang importante, by principle, approved. Now, the next challenge to us, after we sign this ordinance, hoping, cross finger, may awa ang Diyos, ha? Pagdating namin ng Setyembre o Oktubre, ang aming koponan sa Ekotibo will meet, and what this is what you call LFC,
Local Finance Committee. Kaya mahalagang batas kasi ipapasok siya sa proposed annual budget ng lungsod ng Maynila for 2020. Kaya maigi talagang may batas. Pag may batas, no, may kapanatagan. Kapag gawa-gawa lang ng alkalde, pwedeng ibigay, pwedeng hindi. Kaya po isinabatas namin. Ngayon, mamaya ipaliliwanag ko, but I want you to hear first. I would like to ask Assistant Secretary of the Council, Mr. Joshua Santiago, before we sign this, so that the people may know ano ang content ng dalawang batas na ipinasa sa pamumuno ni Vice Mayor. Ito ka na. Yumanggap. Ayan. Sige lang. Ordinance to be signed this afternoon on Ordinance number 8565, an ordinance providing 500 pesos monthly monetary allowance to all bona fide senior citizens, differently abled persons with disability, and solo parents, residents as part of the Social Accommodation Program of the Philippines, appropriating funds therefore and for other purposes. Okay. Makatatanda ninyo, if I may refresh your mind, ang pinangakuan ko lang ng kampanya, senior citizen. Pero, napakalaman ko, maraming mga solo parent ang nagigipit. Kaya isinama na namin ang solo parent. Pangalawa, maraming PWDs ang nangangailangan din ng sustenance. And this is what we call Social Amelioration Stimulus Program. Bakit mahalaga po itong araw ito? Alam niyo bakit? 1 billion piso ang aming pong ilalaan sa programa ito. First time. Tama po kayo. First time. Hindi po sa pagbubuhat ng bago. Tama po. Kuya. In fact, yung immediate data namin, this will cost city 1 billion and 10 million pesos to be exact. For our senior citizen, for our PWDs, and for our solo parents. And another one, kayong mga senior na nandito, mag-exercise na kayo. Dahil si Fernan Bermejo ay inatasan ko ng tukdi yung commitment natin na tumanggap ang mga Jollibee, McDonald's, lahat ng kutsi ng senior citizen. Kaya marami sa inyo magiging table manager. Wow! Tagalog. Taganas po. Gagawin ko rin kayo floor manager. Including PWDs. Why? If Americans can do it, if Singaporeans can do it, if Japanese can do it, why not Manileños? Pero, wala ba ang maestro? Ang bayan niyan, pinag-coordinate mo na yung ating peso. And another one, on the left side of the ring, ito mga batang bandang Wakali. Ay, kami yun. Medyo bata pa ito. Kami yun. Kahapon, kausap ko yung Makati Business Club. At ginawa ang meeting sa Manila. Hindi sa Makati. Nakisuyo ko sa kanila na kung po pwede, lahat ng branches nilang itatayo muli. Bago. Branches. Dapat 70% ng kanilang empleyado ay taga-lungsod ng Maynila. Yes. So, pumama namin sa senior citizen. Tapos, mamaya-maya naman yung isa pa. Okay? Si Ate.
Swerte ballpen to. Isang billion to. Eh, kayo para sa inyo naman. Mga pala, ha? Mga senior citizen, leader senior citizen, makipag-coordinate na kayo sapagkat pag ito in-implement namin, which is will be given a few months from now, ayaw ko na kayong pipila. Ayaw ko na kayong pupunta sa sports complex. Salamat. Nakahirate o malusog na senior citizen, magkakaroon kayo ng ATM. Dahil dyan pumapasok ang katwiran na kapag ka gusto, maraming paraan. Nag-ayaw, maraming nilang. Paalala, huwag nyo ipamibigay ang pin ko. Bawal isang lahat. Alam mo ito, nasa SM lahat ko sa letra B. Tulungan center nung araw yun eh. Doon ako graduate.
sila. Rosauro Almari Elementary School, Tondo High School. Ngayon, yung ating mga grade 12, hindi yan kasama sa pinangakuha natin. Pero, dahil UDM, PLM lang ako eh. Isang buling. Sa lahat ng estudyante na UDM, PLM. Ngayon, sa pamumuno ni Vice Mayor, tingin ko madadali na rin yun. Kasi ito mas mahirap to eh. 1 billion piso to sa senior citizen. Tingin ko madadali rin. Ito, ngayon naman, ito, lahat ng grade 12 sa buong Maynila na napapabilang sa public school na tatanggap na ng 500 pesos. Yes! Ordinance number 8564, an ordinance providing 500 pesos monthly monetary allowance to qualified 12th grade students of public schools in the city of Manila, appropriating funds thereof and for other purposes. Tapos kasi nga. Napakamalang board na ito. Kapakinga pa ngayon naman. Okay na. Isa po si Yung yan, boss. Ha? Po si Yung. Ah, hindi. Okay. Historical to. Parang mga mga napakamahal na tinta. Sa atin, ito yung pwede lang. Parang kung ano nga raw, peace. Social ka eh. Nung araw, yun. Fly in social. Ay, fly in social. Tapos gulangan. 150 yun eh. Tapos si kwenta ng ano, gulaman. 2 pesos lang. Ewan ko, magkano na flying saucer niya? 10. Kosam? Kosam na? Ano yun? Maling? Cheese. Oh. Cheese pa lang yun. Cheese Swiss. Mukhang batang flying saucer niya. Okay. Patungkol pa rin sa eskwelahan. Si Pangulo Duterte nanawagan sa kanyang sona. Paglilinis ng kalye, sa awa naman ng Diyos, ginagawa na natin. Yung 3 days na business permit, sa awa naman ng Diyos. Sana, sana, mga kawanin ng City Hall, yung ating dream na one day, tuloy-tuloy. Kasi talagang tuloy-tuloy. Natutuwa naman ako doon sa live sa Facebook.